Isa sa bawat limang tulay sa Metro Manila ang tinitirhan ng ilan nating kababayan. Ang masaklap, napipinsara raw nila ang mga tulay, ang resulta, posibleng peligro at dagdag gastos. Balita natin ni Cedric Castillo. Kung sa patibayan din lang ng mga tulay, napag-iwanan na raw noon ang Osmeña Bridge No. 2 sa boundary ng Makati at Maynila. Kaya nitong nakaraang Marso, 17 million pesos ang ginastos ng pamahalaan para sa total rehabilitation ng tulay sa halos isang buwang construction. Nakisama naman daw sa Department of Public Works and Highways ang mga informal settler na ginawa na noong tirahan ang ilalim ng tulay. Sa kanilang pagalis, lumantad naman ang maliliit na pinsalang kanila raw iniwan. Pinupukpuk yung kongkreto, so na-expose yung bakal. Parang ang intention nila, ipunin yung bakal eh. In fact, nung ginagawa namin yung tulay dyan sa Bridge No. 2 Osmeña Highway, bumabagsak yung mga kongkreto, hinihila yung mga bakal ng mga tao. Pagkatapos ng construction, nakatayo na naman ang munting komunidad sa ilalim nito. More or less 50 families daw yung nakatira dito sa ilalim ng Osmeña Bridge No. 2. At before daw yung rehabilitation ng tulay, mas mataas daw yung tulay dati. Pero ngayon kailangan ng yumuko kasi mas mababa na yung slab. At itong slab na ito, kasama na itong mga biga o yung mga beam, ang nagsisilbing pader at bubong ng mga nakatira rito. Dito umiikot ang pang-araw-araw na buhay ng mga informal settlers ng Osmeña Bridge. Kanya-kanyang diskarte para kahit papaano'y magmukhang bahay ang mga tinutuluyan. Hindi po babagsak yung tulay namin kasi bagong gawa. Kaya hindi kayo natatakot? Oo. Hindi naman kami panghabang panahon. Di ba estero ho to, delikado. Eh kasi wala ho kaming bahay. Mahal po kasi naman mga upahan, nagsa-sideguard lang ako. Pero pag paalisin naman ho kami lahat, siguro sabay-sabay na. Giit nila, hindi naman daw nila binabalahura ang tulay. Wala, kasi wala kaming ginagawa na, kumbaga katulad yan, mga gili na yan, bawal lang maggumalaw dyan, mga bakal, wala. Talagang, pag tumira ka, tira ka lang, wala, huwag kang gumalaw. Bawat isa sa amin, nag-iingat talaga na, kunyari sa mga sunog o whatsoever, pag may nakita na mga bata naglalaro ng apoy, talagang, kuhan ka agad, sinasaway ka agad. December 2005 nang masunog ang kabahayan sa ilalim ng C5 Katipunan Flyover. Dahil sa init, naging marupok ang semento at nawala ng tibay ang tulay. 32 million pesos ang ginastos ng gobyerno para ma-repair ang flyover. Pag nasunugan yung mga informal settler sa ilalim, magkakaroon ng depekto yung tulay. Masusunog yung semento, magkakaroon siya ng brittleness. May expose yung bakal. So, structural stability maapektuhan na. Sa datos na nakalap ng GMA News Research, may 2 tulay pa sa Metro Manila na may informal settlers ang nakaranas na rin ng sunog. Sa mahigit 300 public infrastructures naman sa Kalakhang Maynila, 20% o isa sa bawat 5 tulay sa Metro Manila may mga taong nakatira. Suma total, halos 70 tulay at mga flyover ang nagsisilbing tirahan ng mga informal settler. Cedric Castillo, GMA News.